balik tingnan ko lang. Tigas na, oh. What's up sa inyo mga kabalyog? Welcome back na naman sa aking channel. Mag-unbox tayo ngayon mga kabalyog ng air pump na to mga kabalyog na nabili ko sa Shopee. Ang halaga nito mga kabalyog ni sa 800 NT. Pag nasa peso, nasa 1,500. Ito ay pwede sa bike, sa bola, sa motor, sa kotse mga kabalyog. So maraming purpose to mga kabalyog yung nabili natin na to na air pump. Kaya bumili ako nito mga kabalyog para sa pag long ride natin sa pagbabike kasi mahilig tayo mag bike ng solo. Kaya kailangan natin to mga kabalyog. Mahirap na maabiriya sa daan kaya kailangan natin to. So kung ikaw wala pa, kailangan mo na bumili ito mga kabalyog. So unbox natin ito mga kabalyog. Ito po ang laman. Ito po yung kanyang hose. Papunta dun sa piton. Ayan. Ito. Tapos ito po yung unit. Meron siya dito kasamang pin sa bula. Mga adapter to mga kabalyog. USB-C type para mag-charge ka. Then ito yung unit mga kabalyog. Ayan, medyo may kabigatan siya, nasa 800 grams ayon sa specs niya. So kung hindi ka naman nangangarera, tapos nagre-ride ka lang ng pasyal-pasyal o di kaya tingin sa'yo, mas magandang dalhin mo to mga kabalyog. Ayan, ito po yung laman. Tapos sa baba. Ayan, ito yung hose adapter niya sa ano sa motor sa mga kotse. Ayan, ito po yung hose niya mga kabalyog. Tapos ito yung manual. So try natin bubuhayin to mga kabalyog. Mabilisan lang yung unboxing natin ngayon. Ito po yung power. Ayan. Ayan, ito yung lumabas. Mayroon pala itong mood mga kabalyog, ano? Ito yung motorcycle, pangkotse, tsaka pang bola, ayan, di ba? Dito lang ito yung itong anong button na to. Ito yung mood niya. Ito tayo sa PSI. Ito, pindutin mo lang itong positive sign na to kung gusto magdagdag ng PSI. Ayan. Tapos sa taas may naka-indicate na ano? Na battery ano niya, battery level niya. Kung palubat naman nalaman mo dyan kasi mayroong battery bar na naka-display. Try natin mga kabalyog kung gagana to ah. Tapos itong piton na to, maliit to diba? I-ano lang muna natin, imaliit yung ano nito, klase yung piton niya eh. Try natin kung ano, kung kaya nito ibumbahan. Araw na natin siya, i-bawasan ng hang. Flat natin siya. Ayan, kung nakita nyo, flat na. Flat na yung gulong. Ayan, ano pong hangin. Ayan, yung adapter nito, ito. Para kumasya dun sa pito na maliit. Dito. Kasi pagka ito lang, pagka ito siya, maluwag siya dito. Maluwag. Maluwag siya, hindi siya kakasya. Kaya kailangan mo yung adapter nito. Kasama na rin dito sa nakalagay sa package niya. Isang package lang kasama na yung adapter nito. Gagawin natin, ilagay natin siya dito. Ayan. Tapos ito pala mga kabalyog. Ito ilagay mo dito. Dito sa may ano niya. Ito yung output niya. Madali lang. Let's try natin dito. Okay, try natin ha. Power! Pag power nito mga kabalyog, medyo long press mo pala. Set natin sa mod ng motorcycle, tapos PSI. Ayan, PSI. Tapos pag magbomba ka nito, 28, set na muna natin. Mga seventy piece island sana muna. So try natin.
Patayin ko na, baka matigas na masyado. Ayan, kabalik, tingnan yung gulong. Tigas na, oh. Patayin ko na, baka hindi ko baka masyado kabisado itong pagpatayin mo, ilong press mo lang. Baka sumabog yung gulong ko, hindi ko pa siya kabisado eh. Ayan, okay na to. Sa 55 PSI siguro. Iyan na lang natin mamaya, dagdagan na lang natin mamaya. At least napakita ko sa inyo mga kablayog yung ano niya, performance nito. Maganda to mga kablayog, meron kayo kung pagmahiling kayo mag-long ride. Perfecto sa mga mag-long ride. Kaya man, hindi sayang yung ano dito, yung 1,500 yung sa peso pagka meron kayo nito. Maganda, maganda, kita yun naman yung gulong. Ang bilis niya lang mahanginan, siguro mga 3 minutes. Pag bike lang, si pagka mga kotse, medyo matagal-tagal pagka kotse kasi malaki yun eh. Siguro pagka mga motor, tsaka mga bike, madali lang kasi kunti lang naman yung hanginan ng gulong eh. So salamat, salamat sa inyo mga kabalyog, salamat sa panonood nyo, salamat sa suportan nyo mga kabalyog.